everyone to stay indoors if there's no need to go outside. It's Shaina Lacorte. Welcome or welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. So for today's video, I share ko nga sa inyo experience ko about sa tinurok sa akin na vaccine, Sinovac vaccine, and i-share ko rin sa inyo yung mga information and reminders na pwedeng makatulong sa inyo at dapat nyong malaman. Before I start, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa mag-upload ako ng panibago kong video. So ayun, nag-video rin ako noon nung nagpa-vaccine ako. Mapapanood nyo siya dito sa video na to ngayon. Hi guys, so ayun, pagpabaksin na kami, huwag nyo kakalimutan mag-face mask at face shield. Thank you.
ngayon, 3 weeks na nga lumipas nung napabaksin ako kasi ngayon is May 27 na and nung napabaksin ako is May 7 yun. Kaya 3 weeks na lumipas and pwede ko na i-share sa inyo yung mga naramdaman ko, mga na-experience ko nung after akong nagpabaksin. Ang tinurok ka sa akin is Sinovac vaccine, pero yung dalawang klase pa na vaccine is Pfizer and AstraZeneca. So, ang available lang dun sa pinuntahan namin is Sinovac lang. So, ano nga ba yung naramdaman ko, na-experience ko? Sa pinuntahan namin is, after katurok ka, imo-monitor ka muna nila ng 15 minutes kung ano ba yung mga naramdaman mo nung tinurokan ka na nahihilo ka ba. Ini-explain din naman nila sa inyo yung mga side effects na pwede nyong maramdaman kapag nasa bahay na kayo. After an hour is mararamdaman talaga natin yung side effects ng tinurok sa atin na vaccine. Explain naman nila sa inyo lahat para hindi kayo mag-alala kapag may nararamdaman kayong kakaiba sa katawan nyo. Ang tinurokan nga ako is, yung sabi ko dun, parang kagat lang ng langgam. Ayan. Okay po. Okay. Ha? Tapos na? Parang kagat lang ng langgam. Ayun yung sinabi ko doon, parang kagat lang ng langgam kasi yung needle niya is maliit lang naman, manipis lang. Kaya parang hindi mo talaga mararamdaman na tinurukan ka kasi sobrang liit ng needle. After 5 minutes, wala pa rin akong nararamdaman. After 15 minutes, wala naman akong nararamdaman. And nung nakauwi na kami, doon lang ako may nararamdaman. Bumigat yung dito ko, dito sa braso ko, itong left arm ko. Kasi dito ako tinurukan eh. Nakaramdam lang ako ng pain, parang mabigat siya. After 3 hours is sumakit na yung ulo ko. And normal naman yun kasi nung nandun pa lang kami, isa sinasabi na talaga na yun yung mga side effects na pwede namin maramdaman after namin mapabaksin. And lahat naman ng vaccine is may side effects. Kahit yung mga skincare na ginagamit natin is may side effects yan. Lahat ng mga gamot may side effects yan. Kaya huwag tayo mabahala kung may side effects din tong vaccine na tinuturok sa atin. Kasi nire-remind naman tayo sa mga pwede nating maramdaman. Kaya huwag kayong mabahala kung may nararamdaman kayong kakaiba after niyong magpabaksin. And after 2 days is wala na akong nararamdaman kakaiba. After a week, 1 week, 2 weeks is wala na akong nararamdaman na kakaiba sa katawan ko. Normal naman siya. And ewan ko na lang doon sa ibang nagpapabaksin kasi magkakaiba naman tayo ng katawan. Magkakaiba tayo na pwede nating maramdaman. So ayun, sa akin is sumakit lang yung ulo ko at sumakit lang din yung braso ko. And after a day, 1 day, 2 days, weeks, is wala na akong naramdaman kakaiba. So ayun, alam ko din na marami pa rin natatakot na magpabaksin. It's your personal decision naman, wala namang pumipilit. Pero mas maganda pa rin na magpabaksin tayo. Kasi ang vaccine is hindi naman siya para patayin niya yung virus. Yung vaccine is para lang maprotektahan yung katawan natin sa mga pwedeng kumapit na virus sa atin. And it doesn't mean na kapag nagpabaksin ka na is hindi ka nakakapitan ng virus. Kakapitan ka pa rin, pero hindi na malala. Ayun yung sinabi sa amin. So ayun, kailangan pa rin nating magsuot ng face mask and face shield kapag nagpabaksin na tayo. At kasi wala namang assurance and wala naman silang sinabi na kapag nagpabaksin ka is hindi ka na magkaka-COVID. Magkaka-COVID ka pa rin, pero hindi yung malala. So kailangan pa rin nating mag-ingat and huwag tayong magpakampante na pera nagpabaksin tayo is hindi na tayo magkakaroon ng COVID. Magkakaroon pa rin tayo ng COVID pero hindi na yung malala. Yung severe COVID nga na tinatawag nila na mahirap gamutin and nakakamatay. Alam ko naman na marami pa din natatakot magpabaksin or hindi pa ready magpabaksin. So ayun, it's your personal decision naman. Magpabaksin lang kayo kapag ready na kayo, kapag available na kayo. Kasi mas maganda pa rin na may protection tayo kaysa wala. Kasi yung kalaban natin is hindi naman natin nakikita. Kaya kung meron ng vaccination sa lugar nyo, is i-grab nyo na, magpabaksin na kayo. At magtiwala kayo sa doktor kasi alam nila yung ginagawa nila. Kaya huwag na kayong matakot. And nasa inyo naman yan, kung hindi pa kayo ready, it's your personal decision. So ayun, wala namang pumipilit at walang pipilit sa inyo. Decision nyo pa rin yan kung gusto nyo nang magpabaksin. So ayun, ang mga reminders ko naman sa mga magpapabaksin pa lang. So dapat nakapag-register na kayo. And dapat kapag pupunta kayo doon is may dala kayong ID, water, and food. Kasi doon sa ibang lugar is mahaba yung pila. Kami pumila kami ng mahaba. Kaya dapat may food kayo or water. Kasi sobrang init na rin ang panahon ngayon. Kaya yun, maging ready kayo kapag pupunta kayo doon. Ilalagay ko na rin sa description box yung link ng registration form ng Biñan, Laguna. Biñan, Laguna lang po yun. And kung meron naman sa inyong mga registration, hanapin nyo sa lugar nyo. Kasi yung ilalagay ko na sa description box is Biñan, Laguna lang yun.
Kaya huwag kayong mag-register doon kung hindi kayo taga Biñan, Laguna. Para kapag ready na kayong magpabaksin is meron na kayong form. So, yun na nga lahat ng mga naging experience ko is na-share ko na sa inyo. Pati yung mga information and reminders, sinabi ko na rin dito sa video na to. So, yun kung hindi pa na kayo ready magpabaksin is decision nyo naman yan. It's your personal decision. Para sa akin is mas maganda pa rin na may protection kaysa wala. Kasi yung kalaban natin is hindi naman natin nakita. So, ayun, dito ko natatapusin ang video na to. Please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka sa mga upload ako ng panibago kong video. And please click like and share kung nagustuhan mo ang video na to. So, ayun guys, thank you for watching. Stay safe!